Hello guys. Ang video nga natin ngayon is gagawa naman tayo ng pinapagawa ni customer ng aking kumare. Yan. Ganyan lang kasi yung gagawin natin. Lagayan siya ng bag. Yung bang cover na siya ng bag, cover ng bag. Kasi mga bag niya is medyo mamahalin ng konti. Yan. Ganyan lang anong gawin na gagawin natin. Katcha lang, katcha. Susukatin lang natin siya, guys. Yung pinakasimple kong project for this month. Yung last week, medyo malaki. Pag kasi maliit, nagawa. Para bang mas madali siyang gawin. Straight is straight lang yan, guys. Ganyan. So, ito yung katcha na binili ni kumari ko sa kapitbahay namin. So, tara. Gawin na natin. So, sinukat na natin to. Sinukat na natin yung kanyang length tsaka width. Ang length nito is 17.5. So, 17.5 ang length niya. Yung taas, tsaka yung haba niya is 19.5. 19.5. Mangyayari nito, lalagay tayo ng allowance ng kalahati. Side by side ang gagawin ko. O ganun pala yung ginagawa. So, gagayain na lang natin yung pagkatahi. Dito siya nag-joining sa lab, baba. Ayan. Dito siya nag-joining sa baba. Tapos din sa side, hindi. So, kukuha lang tayo ng allowance na pagkalahati. Dito sa may side is plus half inch. Plus 1/2 inches. Inches, guys. Tapos dito sa taas naman, is plus ito is kalahati. Tapos kalahati naman to. Half-half. So, 1 inch. Plus 1 inch. Plus 1 inch na inches. Plus 1 inch na ano. Allowance. So, susuka na tayo ng 18.5 by 20. Ito yung sukat. Yung taas is gawin natin mag-allowance tayo ulit. Gagawin ako dito sa width niya. Gagawin ko siyang ang width is gagawin ko siyang 20 1/4. Tapos ang length niya is gagawin ko siyang additional akong 1/4. Para dun sa fold. Hindi pala half. So, 18.5 plus 1.5. Bali, magna 19 inches tayo dito. So, ito na. 20 by 19.5. Okay, guys. So ngayon guys, nakagawa na tayo ng tatlong pirasong. Yung naka-fold siya is 19. 19 bali ang width is 20 1/4 by
20¼ by 19½ inches. Yan, may allowance na rin yun ha guys. 19 inches yung taas at 20 inches ang haba. Gumawa tayo ng tatlong sukat. Yung naka-fold siya, yun ang sukat nun ha. Ngayon, tatahiin na natin guys. So, ang first operation natin, gagawin natin is dito sa may taas. Sa single machine muna natin dito. Ngayon ito, hindi natin siya gagayahin. Kasi nagbutas lang sila dito. Parang nasira lang yung tela. Ang gagawin natin, magpo-fold tayo ng ganito. Isi-service natin siyang ganyan. Tapos, pati dun sa kabila. Gaganyan natin. Para pag nilagay yung ano, yung ribbon, hindi na siya, hindi mo na kailangang anuhin, gupitin. Kagaya nito sa nagawa ko kanina, nauna. Parang ganyan siya, makakalabas. Dito na 'yan ipapasok yung ribbon. So bago 'yon, nakaganyan na. The second operation natin is ganyan. Ipo-fold na natin to. Ito kasi yung magiging top niya. Ipo-fold na natin. Ayan siya, guys. Ayan. So, third operation natin, dito, tignan nyo yung ginawa ko. Pag naglapat yan, gaganyan yan. So, service muna natin siya ng single machine. Single, bago natin siya overlock. Para hindi matastas lang. Diretso lang. So, last operation na tayo, guys. Bali, apat na beses lang ang operation nito. Ayan. Ayan na yung nagawa na natin. Nalagyan natin yan. So, i-ano lang natin to. Overlock lang natin. So, natapos na natin ang tatlong piraso. So, babaliktarin lang natin siya, guys. Ayan. Natapos na yung tatlong piraso. So, natapos na natin yung bag natin. Babaliktarin lang natin. Baliktarin lang natin yung tatlong pirasong nagawa natin. Just make sure na yung mga excess threads na-trim natin siya. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ito trim lang yung mga hindi ka nais-nais na sinuli. Yun ay natapos guys, tatlong peraso na bag. At ito yung sample na pinagayahan natin. Nasobrahan ata yung laki. So okay lang.
Kasi nag-allowance naman kasi ako dito. So, okay lang siya. Kaya, ayan na yung sukat niya, guys. Ayan. Ayan na, guys. So, tapos na natin yung tatlong piraso. Lagaya ng bag. Supot ng bag. Ayan. So, thank you for watching, guys. See you on my next video again, guys. Salamat. Bye.